Kasama niyo pa rin ang inyong tour guide dito sa Boracay Island upang bigyan ko kayo ng panibagong update patungkol sa Bagyong Betty dito specifically sa Boracay Island. My name is Jamil and welcome back sa ating channel. Andito ako ngayon sa White Beach ng Boracay Island saan napakalakas po ng Bagyong Betty ngayon dito sa isla ng Paraiso. At kung ating makikita mga ka-islanders na samot-sari yung mga seagrasses na tulad ng Bagyong Betty. Ito yung mga seagrasses na dulot ng Bagyong Betty kung saan nakikita natin sa ating background. Currently ay napakalakas po ng hangin natin. Isa po ito sa mga example ng mga seagrasses kung saan inaanod po ng napakalakas na habagat dulot ng Bagyong Betty dito sa Boracay Island, mga ka-islanders. Mga ka-islanders, ang gagawin ko for today ay syempre bukod sa update ng Bagyong Betty dito sa Boracay Island, we'll just, you know, give you a tour as of this moment dito sa Boracay, kung ano ba yung ganap dito about sa bagyo na kasalukuyan ay nandito sa Philippine Area of Responsibility. So kung makikita natin, lahat pa ng water sports activities ay canceled due to this bad weather. Of course, the bagyo na nandito sa Philippine Area of Responsibility. But apart from that, mga ka-islanders, the most highlight siguro ng ating vlog for today is itong mga nagkalat na mga seagrasses, algae, then some of them are mga basura. I'll just give you an example like this. So basically, itong mga nakikita natin na mga basura na pakunti-kunti, algae, seagrasses, hindi po ito dito mismo sa Boracay Island. Kung makikita nyo yung napakalawak na ocean, ka-islanders, dulot ng habagat na nananalaytay dito sa Boracay Island as of this moment. Syempre, lahat ng mga basura na galing sa iba yung bundok, iba yung lugar, ay dito po inaanod ng hanging habagat dito sa Boracay Island. So parang dito po nagla-landfall yung mga ganito, plastics, iba't ibang klaseng seagrasses dito sa Boracay Island. So ang perception ng mga tao is, of course, pangit na naman ang Boracay, hindi na naman malinis ang Boracay, sinasamantala na naman ng mga tao ang Boracay na maraming basura. No, that is not true. Kagaya ng sabi ko, gawa ng napakalakas na hanging habagat dito sa Boracay Island, and of course, the Bagyong Betty is inaanod po dito lahat ng mga iba't ibang klaseng mga basura from other specific karatig na malapit dito sa Boracay Island or ibang lugar po. Ito mga nakikita natin ng mga basura ay hindi po yan galing mismo sa Boracay Island, FYI. Okay? So far, so good naman mga ka-islanders. Wala naman tayo nakikita nga nagbabadyang cancellation of, let's say for example, na bawal maligo dito sa White Beach ng Boracay due to super lakas ng alon. Wala naman po tayo ganun, mga updates or mga pinagbabawal. Kasi kung makikita natin mga ka-islanders, super dami po ng mga turista natin dito right now na kasalukuyan ay naliligo. Okay? Nag-activity, nag-enjoy pa rin despite of this not so very nice weather natin because of the Bagyong Betty. Dagdagan pa natin ang napakalakas na hanging habagat na currently ay nandito sa isla ng Boracay up until September. I don't really know if you guys can hear me, but I'm gonna, you know, lalakasan ko yung aking boses para at least makapagbigyan ko ng update na rinig ninyo yung aking boses. And right now, mayroon akong dalang payong kasi anytime soon mga ka-lockers, baka umulan because as of this moment, hindi pa rin maganda yung ating weather dito sa Boracay Island. So, kung kayo po ay pupunta ng Boracay Island,
Well, alam niyo na yung mga kasabihan. So, wala pong bagyo-bagyo, wala pong mga low pressure area. For as long as happy ka, you have the money to go to Boracay Island, then everything will be perfect for you guys. So, again, we're all safe here dito sa Boracay Island. Wala pong nagbabadyang pangamba ng mga cancellation. Although, as of this moment, cancel po lahat ng mga water sports activity because of this weather and of course the bagyo. Of course, for safe purposes na din, mga Kailanders dito sa Boracay Island, di ba? Dito tayo ngayon sa Maya D-Mall. So, ano ba yung mga ganap dito sa mga restaurants, mga hotel dito, kasalukuyan. As per checking mga Kailanders, habang tayo ay naglalakad-lakad, kung makikita din nyo sa video na pinapanood nyo ngayon, may mga windbreaker. May mga windbreaker yung ating mga restaurants dito, mga souvenir shops, mga hotels na rin. Of course, to protect their establishment na baka malagyan ng mga alikabok, mga buhangin, especially yung mga coconut na baka bumagsak para at least maprotektahan nila. Walang masira at yung mga turista natin na habang kumakain is maging okay yung kanilang pagkain at walang matapon. So, so far sa ating paglilibot-libot right now, okay naman. Wala naman ako nakikitang problem at all. Mga guests natin is naliligo, naglalakad, namamasyal, looking for the restaurants to eat, looking for souvenirs to shop, to buy. Apart from that, open po lahat ng mga establishments natin, particular yung mga bars, restaurants, souvenirs, mga hotels. It's just that, baka ma-shock kayo na bakit may mga harang. Yeah, it's normal kapag mga ganitong panahon, kapag mga ganitong weather na kailangan talaga protektahan ng mga establishment yung kanilang, of course, sa loob para walang basura, walang mga alikabok na pupuntahan yung mga basura doon sa loob ng hotel. Tama ba yung pinagsasabi ko? Time check, it's 3:05 in the afternoon and it's so refreshing talaga. I mean, I love the weather right now. Although sa mga iba, hindi nila ma-appreciate yung weather, but me, I appreciate the weather right now dito sa Boracay Island. Although yung bagyo natin, Betty, is hindi naman siya directly na tumama dito mismo sa Boracay Island kasi medyo malayo siya. But dala ng hanging habagat, napakalakas ng hanging habagat, of course, affected pa rin ang buong Pilipinas, particular ang Boracay Island of the Philippines. Kaya malakas yung hangin. Walang water sports activities, cancel yung water sports activities, but definitely you guys can walk, makakapamasyal kayo pa rin dito sa isla ng Boracay Island, but hindi nyo siya masyadong ma-appreciate because of the some are mga basura, not totally the basura, but the seagrasses na inanod mula sa karagatan or sa karatig, ibang bundok or ibang isla na malapit dito sa Boracay Island. Babaybayin natin yung kahabaan ng D-Mall. Okay, I'm sorry. So currently, ayan. Currently ay maganda yung takbo ng ating pamamasyal dito sa D-Mall. Open yung mga restaurants. Ayan. Despite of the bagyo, maganda yung maraming mga tao, maraming naglalakad. Ayan. Kung makikita natin guys, so marami pa rin tayong mga turista na naghahanap ng kanilang makakainan. Ayan, kung makikita natin, no? Tourists are everywhere dito sa D-Mall. Ayan. Okay, nakita niyo na? Oh. Medyo madami-dami ngayong mga tao dito ngayon as of this moment. Kasi yung iba hindi makapag-activity, so ang ginagawa lang nila is namamasyal. Lalo na ito, pinipilahan. Namamasyal na lang sila. Hanap-hanap ng pwedeng paglibangan because no activities.
for today. Yeah. Kung makikita natin yung ating kalagitan, medyo makulimlim. Anytime soon, uulan. Nevertheless, dito sa area na to, hindi siya masyadong mahangin. Oh!